Good morning people. Ngayong araw nito, panibagong vlog na naman tayo at magandang isi-share ko sa inyo dahil gumawa kami ng DIY na bamboo greenhouse. Mura na at madali pang gawin. Do it yourself po ito. So, ipapakita po namin mula po doon sa site selection or pagpili ng lokasyon. Tapos yung pong paglilinis ng area hanggang panguha po ng mga materials na gagamitin na yung kawayan hanggang po sa buhay namin yung ating bamboo greenhouse. So ito po ay napaka-importante, especially po doon sa mga nagnanais na mag-engage sa hydroponics. Ito po, makakapagbuo na po kayo ng na hindi nyo kinakailangan gumastos na malaki. At para makapagan po kayo, makapagtanim, gamit po yung hydroponics. Ganon din po sa mga nangangailangan gumawa ng nursery, maganda rin po ito dahil nga mura at madaling gawin. So samahan po nyo kami, hindi na po ako magtatagal at samahan nyo kami sa aming paggawa ng do-it-yourself bamboo greenhouse. Nandito po tayo ngayon sa farm. Natataniman ng strawberry at dragon fruit para sa clearing operation. Ayan po, kapalanda mo. So ngayon, ang gagawin po, lilinisin po itong lugar na ito. Sama po natin si Kuya Bayani, si Gerald Anderson, at si Chito Miranda. Ayan, panay po mga celebrity kasama ng tsura. At ito pong lugar na ito ay overlooking ng Mount Banao. Yan po yan, ang Mount Banao. So katabi po din siya ng ng Lokban, Louisiana Road. So dito po, yan po, mag-start po dito yan. And then pupunta dito, yan po yung i-clear na tataniman ng dragon fruit. So initially po, itatanim namin dito ay bali 1,000 na puno ng dragon fruit or 250 na poste, kasi po kada post apat po na plants ang pwedeng itanim. So ito po yung area na yan, pababa hanggang dun sa may dulo. Dati po ito ay tinaniman ng kamatis last year at ngayon naman po ay tataniman natin ng dragon fruit. So ayan po, may mga coconut trees nakasama dito sa lupa. Ayan, kasama po pa, kasama din po itong area na ito, yung kawayan na yan hanggang doon sa may tabindaan. So ayan po yun. Dito po sa area na clear na nililinis ngayon ay lalagyan po dito ng greenhouse. So at the same time, habang hindi pa ginagamit as greenhouse, dito po muna itatambak yung mga gamit na para sa paggawa ng mga poste. Semento, bakal, ay dito po itatambak. Kaya po, nililinis na rin ito. Parang temporary na rin po ito. Tira na mga gagawa dito. Uhukay ng poste para sa greenhouse. Ano lalim niyan? Siyempie, drumpie. Pag kinabot na yung pagkamay ko eh. Hindi na ba? Gandulo. Gandulo na lang. Tingnan natin. Sukati mo, anong lalim? Ano? Di ano lang, 50, ano? Kalahati metro? Oh.
So, ayan po. Nangungo po tayo ng kawayan. Gamitin po natin sa ating greenhouse. Hila, hila, batok. So, mga materials na gagamitin po natin sa paggawa ng greenhouse, kawayan dito sa lugar na paglalagyan ng ating greenhouse. Pwede na buuin ang greenhouse. So, ito naman po ang panahon ngayon. Maliwalas. So, nagtatayo na po ng poste. Ito po yung pangalawang poste na itinayo, tinatayo. Ito po yung pangatlong poste. Ito na po yung pang-apat na poste. Yung pang-limang poste. Tapos nito, isa na lang at sa taas na tayo. Ito na po yung pang-anim na poste. Na po na itayo na yung anim na poste. So, umpisa naman po yung sa parting taas. Mamaya o yan, tapos na yan. May bubong na. May tapok na mabububungan yung aming linos. Ngayon po, nililevel na. So, ilalagyan na ng anong tawag niyo pa ganyan? Trusses. Ito yung gagawin, trusses. So, sa kawayan po ang gamit natin sa trusses. Wala ang pantay. Nilalagyan ng slot para aakap sa pahol. Yan po, inangkabit na po yung beam. Unang beam. Ito na po yung pangalawang beam na kakabit dito sa ating gagawing trusses para sa ating greenhouse. So medyo maulan po ang panahon dito kaya yan, madilim. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating paggawa ng greenhouse. Yan po, ikakabit na ating pangalawang beam. So, nilalagyan lang po ng guide. Sa kabila naman, yan, sinusukot pa para level 50 cm. Doon po ipapatong yung kawayan bago ipapako. Sana po ay matapos natin ngayong araw na to para makagawa kami kahit na umuulan. Kasi ngayon po, May 4, pero umuulan ulan na po dito. Ayan, tingnan niyo yung panahon. Birthday ni Utol, Tony. Oh, ni Kuya Tony pala. Birthday pala nung Utol ko na namatay. Ngayong araw na to. Lagari ba? Lagari daw, kuya. Masikip. Luluwagan. Maambun na. Magdidilig na naman.
ng mga halaman. Kaya dito po mapapansin nyo kahit andaman napakalago. Kasi nga po ang klima rito ay mas marami ang ulan kaysa init. Ayan. Green na green ang mga dahon. Ayan po. Kaya ideal po talaga dito sa lugar namin na magtanim. At hindi na gumagasto sa ano, sa pandili. Pit mo muna nga papunta rin. So dahil malimit niyang ulan. Nabalik eh. Ilan po muna tayo. Ito po yung ano, UV plastic na installed. Kaya alam, maulan, silang po muna tayo. Ang pinuputol na. So ito na po yung ano, greenhouse na tinatayo namin. Malapit-lapit na matapos. Ito na kami sa taas. Lapit na matapos yung trusses at pagkatapos po niyan ay kakabit na namin ang UV plastic at pwede na namin magamit ito para maistakan muna ng aming mga gagamitin sa paggawa ng concrete post. So pagkatapos po ng trusses ay ilalatag po yung UV light plastic at ipitin po ng kawayan din. Majority po ng ginamit dito ay kawayan na nanggaling din po dito. Maliit lang po ang nagastos namin dito sa paggawa ng greenhouse. So ayan po, ikakabit na yung isang ano natin, patigas sa ating ano, ayan, sinalpak lang. So kawayan sa kawayan. So ganun din po doon sa kabilang dulo. So madali lang pong gawin ang ano, ang greenhouse na gawa sa kawayan. Mura na, madali pang gawin. So kaya sa mga naglalais po na magpagawa ng ano ay ng greenhouse, pwede po niyong gamitin ang ano, bamboo o kawayan para makapag-assemble kayo. Hindi gumagastos ng malaki. Kasi po, ang greenhouse, pag ginamitan po ng mga bakal, may gitsa 100,000 po ang inaabot. So itong setup, hindi po kayo gagastos ng ganun kalaki. So, ang magagastos lamang po ninyo rito talaga ay labor. Ngayon, kung bumibili kayo ng kawayan, yun din po ang gagastosin ninyo. Since kami po hindi naman bumili ng kawayan, dito rin lang namin kinuha. So, nakatipid po kami sa materyales. So, binabayaran lang po namin dito ay labor. So, pinapako na po yung ating mga kawayan. Paglalagyan ng ating UV plastic lights. Ayan po, ganyan lang po yan. Ayan na po, nakompleto na ating process. Ayan na lang. Tatalian na lang po yung mga nasa gitna para ayan, tumibay. So, ito po yan. Ayan. Ayan po, nilalak na. Tinatali para tumibay. At hindi kumalas ang mga kawayan. Nilalatag na po ang ating ano, UV plastic. Oh, sakto! Diba? May bubong na kami. Oh, sakto, di ba? Oh, may tupi sa dulo. Diyan ka na lang.
So, yan po yan. Patapos na ilatag ang ating ano, plastic. So, yan na po itsura niya ng ating ano, greenhouse. So, inumpisan po kanina umaga. Ngayon, nasa oras tayo kanina. 3 o'clock. Yan na po, na-assemble na. So, ipitin na lang po yan. At finish na ang bubong. So, yan po. Ang kagandahan po ng bamboo. Madaling i-assemble. At makakasit pa kayo. So, ang size po nitong ating ano, ay ano, ng plastic, UV plastic ay 14 meters by 5 meters. Ganun po ang kalaki nito. But temporary po, gagawin po namin itong ano, workshop abang nagsiset up kami at nagsisemento ng mga concrete post na gagamitin po namin dito sa ating taniman ng dragon fruit. Ito po yung rear view kundi ano ating greenhouse. Ito naman po yung front view ng ating greenhouse. Ayan po, nilulinis at pinapatag ang ating ano, flooring ng greenhouse. Tanggalan ng mga damo, tapos tatabunan ang lupa, papatagin ang lupa. Meron pang area na mataas, naka-elevate, so papatagin pa po ito. Ngayon po, nagkaroon po tayo ng revision doon sa ating ano, mga palatpat na naka-horizontal. Kasi po, yung dulo niya ay nakalitaw. So, inilubog po namin para hindi siya, ano, hindi masira yung plastic. So, kaya po binubutasan at ipapasok po yung palatpat. So, tatanggalin na po yung pako. Kasi dati po nakapako yan. So, papasok na lang. So, ayan. Palak na. So, wala nang. So, ito po dati. Pakita lang natin ito. Yan po yung dati. So, nakita po namin na sasabit yung ano? UV plastic. UV plastic, UV film. Kaya inilubok na lang namin sa ano, sa kawayan. Oh, alas pantay na. Itong ating pinantay po kasi namin yung lupa nito. Oh, biglang bumuhos po, malakas na ulan. Yan. Ang dilim. Ngayon, ito pong pumapatak na tubig mula dito sa greenhouse. Ayan, lalagyan po namin yan ng gutter. At padidiretsuhin namin dito sa kawato ng pambulang kabilaan po yan.
mga po dito. Ayan. Ang mga tulo na yan. Pupunta po yan. Yung bubungan. Ganda ng panahon, maaliwalas. Ayan. Tumigil din ang ulan. Kita na si Haring Haraw. Din na din ang buong paligid. Napakaganda niya. So, ito na po yung greenhouse na nagawa namin. Ito nga po, ginawa namin as workshop muna. Pero eventually po, pagkatapos po namin gawin itong mga concrete post, nagagamitin namin sa aming ano, pagtatanim po ng ano, ng ito, dragon fruit. Iko-convert na po namin sa greenhouse. Nandito po, yan, yung mga pinonstruct na namin na post. Ayan, may mga bakal. So, ginawa po muna namin storage o warehouse para doon sa mga materyales. At the same time po, ayan, meron din po kaming yung water collector po namin. Ayan, meron din doon sa kabila na isinama na rin po namin sa pagko-construct para magamit po namin yung tubig na galing sa ulan sa ating pagko-construct ng mga nitong mga poste. At the same time po, pag mainit ang lugar, kailangan namin ng tubig, may pandilig na rin kami sa aming mga laman. So, abangan po ninyo yung susunod namin vlog about naman po sa paano gumawa ng mga poste ng na matibay. Kasi ang dragon fruit naglalas po ng 25 to 50 years. So, kailangan po yung poste matibay. Kaya kung mapapansin ninyo, ang bakal namin na ginamit, malalaki at saka tatlo. Iba po kasing nabibili, dalawa lamang yung bakal na ginamit. Dito po sa amin, tatlo. Tapos, mas malalaki po yung poste. So, hindi na po namin ito. Ito naman po, hindi po kami nagtipid dito dahil yun nga, kailangan po ng matibay na poste kasi lumalaki po ang dragon fruit. So, pag lumago siya, bumibigat. Pag mahina po yung poste, nababali. So, kaya po, yan. Abangan po nyo yung susunod namin video about dito sa pag-construct ng concrete post para sa dragon fruit. So, yun lang po muna. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at God bless po sa ating lahat. Thank you.